Good morning mga kakatikot. Dumating na po ngayong araw na ito ang in-order ko sa Lazadang Bell ng ating Rusi Rapid 150. Bumili muna ako ng mumurahin kasi hindi ako sigurado kung gusto nga ito sa ating Rapid 150. Nabili ko siya ng 250 sa Lazada kasama na yung shipping fee. Kaya ako bumili nito para yung belt natin humaba pa, para yung belt sa torque drive umakyat pa. Okay, buksan muna natin. Ayun, ang size niya 842 by 20 by 30. Kasi ang issue ko dito yung belt dito sa stock niya nakalubog. Ngayon nakalubog siya. Kumbaga sa cambio nakasegunda na siya agad. Kailangan kasi yung belt umakit pa rito para magkaroon siya ng primera, dagdag arangkada. Kaya ako bumili ng belt na ito para umakit pa siya kasi ang size ng stock natin ay 835 by 20. Bumili ako ng ano ito, labor man 842 by 20 by 30. Yan, siguradong humaba siya ng konti. Nilagyan ko na ito ng magic washer . Dalawang magic washer na nga yung inilagay ko . Pero ganyan pa rin. Nakalubog pa rin siya. Kaya simulan na natin siyang baklasin. Mababa pa lang ang tinakbo nito. Ang tinakbo pa lang na itong rapid natin ay 649 pa lang. Pero papretak ko na siya ng belt. Kasi nga medyo hirap sa arangkadahan . Ito yung nilagay ko ng dalawang flat washer. Ayan. Yun. Ngayon, ipapalit na natin itong bago, yung 842. Ayan, salpak natin. Tapos ibalik natin yung dalawa ng magic washer. Ayun na nga po, naikabit na natin yung bago. Pero bakit nakalubog pa rin siya? Tapos may magic washer pa siyang dalawa. Ganon din, nakalubog pa rin. Pero total, nakakabit na siya. I-road test na natin siya. Ayun, naikabit ko di pang gilid. Okay. Tara, i-road test na po natin siya ngayon. Thank you.
At ayun na nga, na-road test na natin siya. Pero may napansin ako sa kanya, hindi maganda. Yan, palamigin muna natin siya, tapos baklasin natin ulit. Yan, habang nagpapalamig tayo, ikukwento ko sa inyo yung napansin ko sa kanya. Nung malamig pa siya, wala namang problema. Okay naman. Tapos, kalaunan, habang umiinit yung makina, unti-unti ko nararamdaman, lumalata siyang bumatak. Tapos, unti-unti, minamoy ako sa kanya, amoy sunog na goma. Amoy goma ng sasakyan na nasusunog. Tapos hanggang sa malatang malata na siya, yung ang lakas na na RPM niya, hindi pa siya umaarangkada ng maganda. Kaya palalamigin ko muna, tapos babaklasin ko siya ulit. Ayun, nabaklas na natin. Heto na siya. Yan. Ang nangyari sa belt natin ay ito. Yan, ang nangyari sa kanya. Nasunog siya. Yung belt pala nito, pag nag-iinit yung makina, ang nangyayari sa kanya, lumalambot siya. Malambot na malambot. Lumalambot yung belt nito. Kaya ang nangyayari, dumudulas na lang siya rito sa drive base, saka sa pulley. Ikot ng ikot yung pulley sa kanyang drive base, ang nangyayari sa kanya, dahil malambot siya, dumudulas na lang siya. Dulas lang siya ng dulas na ganun. Kaya wala siyang batak. Kaya mahina ang arangkada niya. Siguro, hindi ko na ibabalik to. Ibabalik ko na lang din itong stock. Ang brand ng belt nito, mga karapid, ito. Yan. Kaya iwasan niya bumili ng brand na yan. Kasi, siguradong magsisisi kayo. Tignan nyo nangyari sa drive piece ko. Sunog, dumikit dito yung goma. Mas lalo doon sa pulley. Kasi yun yung umiipit eh. Kaya mas grabe ron sa pulley. Talagang sunog na sunog siya. Tunog yung ano doon, yung goma ron. Kahit siguro reserba, hindi ko gagamitin to. Kasi delikado eh, lalo na pag malayuan. Bibili na lang ako ng bando belt. Yung bando belt para sigurado. At yun na nga po, sana po eh may nalaman kayo sa video na ginawa ko tungkol sa belt na yan. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood.